Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog mga chong, i-install nga muna natin tong PWK 28mm flat slide curb natin. And yun, papalitan natin tong NIMBY 24mm na nakakabit sa GD natin ngayon. And te-testing natin mga chong kung okay ba magkabit ng 28mm sa stock engine. Yan. And ito yung gagamitin kong adapter sa manifold natin mga chong. So yun, tanggalin ko muna tong carb and next natin yung manifold. And yun, titrim natin nunti itong rubber na to. Yan. So yun, simulan natin mga chong. And yan mga chong, tanggal ko na yung NIMBY 24mm carb natin mga chong. Yan. And next naman natin tatanggalin is itong yun, yung manifold na mismo. So yun, hindi ko naman mapapakita yung process. Kasi wala tayong tagahawak ng camera mga chong. Kaya yun, next clip, tanggal na to. And yan mga chong, ngayong natanggal na nga natin tong manifold, yun, yung rubber nitong manifold natin ay papalitan natin mga chong ito. Yan. Yan yung mangyayari. And gagamit tayo ng grinder mga chong para i-grind yung rubber na to. And yan mga chong, nag-grind ko na nga yung rubber. And ito yung itsura niya. So, i-grind ko lang yung part na to mga chong dahil medyo yun, ayun yung lumapat. Kaya i-grind ko siya. Yan. I-grind ko lang siya ng kaunti mga chong. Itong side lang na to. And yan mga chong, tapos na nga natin mag-grind yung manifold. And fit na rin naman siya dito sa manifold adapter na nabili natin. And yan mga chong, tapos ko na nga rin malinisan tong carb natin. And yun, may kunin nga pala yung tatak nitong flat slide carb na nabili ko. And may kasama na siyang needle mga chong at main jet at slow jet. And ang mga nakapaloob dito na main jet ay 115 and 110. Tapos ang kinabit ko muna is 115 at yung slow jet is 38. Yan. So yun, kabitan natin muna tong sa cup niya mga chong. Yan. And kakabit ko rin muna yung throttle slide mga chong. And yan mga chong, makikita nyo nga sa clip na to na nakabit na natin yung 28mm na flat slide carb natin. And unfortunately mga chong, hindi natin napa-under yung motor natin dahil yun nga, singaw yung manifold adapter natin, yung rubber na pula. Yun. Singaw siya mga chong, and kahit anong higpit ko ng clamp ay yun, may singaw pa rin siya. And mafe-feel mo yung singaw niya dito sa dulong part ng adapter manifold natin kapag kinikik mo siya. And ang nakikita kong issue dito mga chong is once na ma-fill na yung carb natin ng gasolina, pag napuno na siya, bumibigat siya mga chong and lumalaylay yung yung adapter manifold na nabili ko. And yun, kahit anong sikip, ganun pa rin talaga siya mga chong. Kaya yun, sayang yung stock manifold natin mga chong dahil sinira na natin. And ang tip ko lang sa inyo, huwag nyo gayahin to. And bumili na lang kayo ng ng manifold na mag-fit sa 28mm or i-port nyo na lang yung rubber ng ng stock manifold natin. Yun dapat talaga yung ginawa ko. Yun, sayang arep dito mga chong. Yan, kahit anong kick ko, wala talaga.
And yan mga chong, dito nga ng pagpapalit natin ng carb. And kung makikita nyo, binalik yung Nibi na 24mm natin mga chong. Yun, uubra siya basta magaang lang yung carb. Pero kapag mabigat mga chong, ayun na, negative talaga siya. Kung makikita nyo mga chong, parang puputok na yung ano, yung manifold adapter natin dahil sa sobrang higpit na ginawa ko. Yun, napa-under ko siya kagabi. Pero yun, ito nga lang yung gamit kong ano, carb. Hindi niya kayang withstand yung bigat ng 28mm na carb na puno ng gas. Kaya yun, napabili ako ng stock manifold ng, na pang Mio. Yan, bumili tayo nang wala sa oras. And yan, pasok naman yung ano, 28mm na carb natin dito. And yun, bumili na lang rin ako ng CT100 na manifold para puputulin ko lang siya sa gitna mga chong. Then ito yung ipapalit ko sa stock manifold natin in case na ikakabit naman natin tong ano, yung Nibi 24mm natin na carb mga chong. So yun, kakabit ko lang muna tong Mio manifold dito sa GD natin mga chong. Yan, sumahan nyo ako. And yan mga chong, nakabit ko na nga yung 28mm flashlight carb natin and yung manifold. And yun, hindi ko na napakita sa inyo yung process, pero yun, same lang naman yun. And yun, subukan na natin siya paanda rin mga chong. So yan mga chong, ano, in-adjust ko na yung air screw pero ganun pa rin. Try natin mag-liit ng main jet. Ayan yun, kalasin natin ito. Dahil ang nakakabit na main jet dito is 115, gawin natin 110 mga chong. And yan mga chong, ano, 110 na yung kinabit natin pero ganun pa rin. So yun, laruin lang muna natin. Nakapitan ko siguro ito ng 105 mga chong na main jet naman at yung slow jet 38 pa rin, hindi ko babaguhin. Main jet lang muna papakailaman ko. Then air screw. Pero ang ganda ng tunog mga chong, nakakaliw.
Yun, try pa natin mag-liit ng ano, gatings mga chong. Tingnan pa natin. Kasi medyo ano pa rin siya. So yan mga chong, day 3 ng pagtotono natin ng garb. So hindi ko na napakita sa inyo mga chong, pero nagpalit tayo ng main jet at ng slow jet. Bali, ang pinalit natin 135 100 main jet, 35 yung slow jet. So medyo yun na to, na matino na naman natin siya. Hindi na siya lean naman ako masyado. Rich, hindi na siya rich masyado. Yan, start natin mga chong. Yan, dito nga pala tayo sa loob ng sala namin gumawa dahil sobrang init. Yan, may idle na siya pero kailangan lang natin lakasan ng brake. Ay, wait lang. Shit. Ah, ino. Hindi ko pala nasikipan ito ng mga pre. Wala na. Ayan, sikipan muna ito mga chong din. Balik ako, babalikan natin, papanda rin natin ito. Ayan, nasikipan na natin mga chong. Game. Check natin ulit. Holy shit. Mahirap na napanda rin tadi. Tayo ng slow jet. Hindi ko alam kung lalakihan ba o liliitan. Shit. Try natin 38 mga chong. Kung gaganda ba yung minor. And yan mga chong, after 3 days nga ng pagkatono natin, yun, nakuha na natin yung tamang minor, tamang timpla nitong carb natin na to. And yun, maganda naman yung ano niya mga chong. Yung response niya talagang matindi rin, at the same time malakas rin siya sa gas mga chong.
Hindi siya parehas ng 24mm natin, pero yan, makikita nyo, one click lang siya, one click lang. And yun, maganda naman yung carb mga chong, and madali lang rin naman siya ito, no? Pero ano pa rin ito mga chong, rich mixture pa rin siya. Ang kailangan para siguro natin magliit ng main jet or magliit rin ng pilot jet. Pero sa ngayon mga chong, okay na ito dahil kulang tayo ng ano eh, ng mga jettings. Kaya susunod, tutunan natin ito ng maayos mga chong, na makukuha natin yung optimal read. Yan, makikita nyo mga chong, onting bigala eh, nakaangat na agad yung RPM nyo. Ginamit ko siya mga chong, ni-road test ko siya, laki talaga ng kakaiba pagdating sa takbo. Kung i-compare natin siya doon sa 24mm natin, yun, layo talaga. Talagang lumakas yung GD natin noong 28 tayo. And at the same time yun, lumakas rin talaga sa gas. Dahil umikot lang ako dito sa amin mga chong, and full tank yung ano, motor ko. And yun, nunting kalikot ng ano, air screw. And pagtingin ko sa tangi ko, yun, kalahati na agad. Kaya ang laas niya sa gas. Kaya kung papang daily nyo to, yung gantong carb mga chong, eh yun, medyo mahapdi siya sa gas dahil lakas nga niya kumonsumo ng gas. Unlike ng 24mm na Navy natin. Pero yun lang, ang difference nila is yung performance mga chong. Okay to mga chong, magandang ano to, maganda yung carb natin, all good sya. And yun, lumakas lang sya ng consumo ng gas, pero yun naman din yung consequence ng mga chong once na naglaki tayo ng carb. Pero ewan ko lang mga chong ha, kapag 24mm na flat slide siguro medyo mas less yung ano. Pero yun, all goods na rin to. Mga chong. Yan, ganda ng response mga chong. Ganda tong may kunin na carb na to. And yan mga chong, kung nagustuhan nyo nga tong content na to, please leave a like and comment and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong, para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos. And yun, kung maaari rin pala mga chong, huwag nyo i-skip yung ads, dahil malaking tulong sa channel natin yung hindi nyo pag-skip ng ads. So yan, maraming salamat sa panonood mga chong, and sa susunod ulit.